Okay, ngayon ay magluluto tayo ng beef caldereta. Ito ay laman at ribs ng baka. Ang gagamitin nating sangkap ay garlic, onion, black pepper, toyo, lemon, oyster sauce, laurel o bay leaves, nerve cubes, beef nerve cubes, margarine, liver spread, carrot, potatoes, bell pepper, pickles, dried peas, hot dog, tomato paste, tomato sauce, caldereta sauce, fish sauce, sugar, salt, at gagamit tayo ng alak. Ito ay gin. Ngayon ay imamarinate natin ang karne ng baka. Ang karne parla ng baka ay ang gagamitin namin ay isa't kalahating kilo. Ngayon ay imamarinate natin ito sa lemon, oyster sauce, yun, toyo, ayan, bawang, pamenta, tapos bay leaves. Ayan, mahaluin natin. Ang pag-marinate natin ay magdamag. Pagkahalit niya na ilalagay natin sa freezer. Lulutuin natin. Kinabukasan na. Okay, eto na yung ating margarine. Ipreto natin yung sangkap. Tsaka yung karni ng baka. Ayan. Pakukuluan natin yung margarine. Okay, ngayon ay piprito natin yung bell pepper. Sunod yung patatas. Sunod yung carrots. Yan. Okay, ngayon ang isusunod nating prito ay yung baka. Beef. Yan. Yan. Na-marinate natin yan ng almost 12 hours. Magdamag. Ngayon ay pinaprito natin sa margarine. Nagawin natin siyang golden brown. Alam niyo guys, ang dati kong kasama sa trabaho na kwento sa amin, sabi yung tatay daw nila na magkasakit, di na-confine sa hospital. Tanda na rin kasi. Kaya medyo mahina na. Ibuhin daw yung mga kapatid niya galing abroad para dalawin yung tatay nila. Sabi ng panganay, na ilang babae, sabi. Pagdating, sabi, oh, tay, kumusta? Magpalakas kayo at papasyal kita sa Bicol.
susugon. Dahil magagandang pasyalan ngayon dun eh. Ipapaluto tayo ng masarap na putahe kay Cinco Bicolano. Magaling magluto yun eh. At doon tayo kakain sa Lula Sayong Surf Camp sa may Buena Vista malapit sa Rizal Beach sa Dubat. May mga special siya rin daw na pagkain doon. Sabi naman ang matanda. Ay, nako. Ayun na lang. Magkakapatid. Ang namasyal doon. At hindi ko na kaya magbiyahe. At lalo na mag-surfing. Yung bunsong babae naman, dumalaw rin. Sabi, Tay, magpalakas ka. At magsa-shopping tayo. Pamimili kita ng mga bagong damit. Sabi naman ng mga tanda, ay, nako, anak. Huwag na. Yung mga apo ko na lang. Isama mo. Mas kailangan nila yon. Ngayon, yung kapatid naman ilang siman ang dumalaw. Kalog yun eh. Binulungan niya ngayon yung tatay nila. Sabi, ay, gusto mo dalang kita rito ng chicks. Maganda. Sabi naman ang tatay nila, buti pa. Nagulat ngayon yung kapatid nila. Sabi, ha? Bakit tay? Kayang pa ba? Sabi naman ang matanda, sikapin. Yan. O guys, kahit anong hirap kang buhay, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Magsikap lang, sasaan ba't matutupad din yung ating mga pangarap. Okay? Babalik tayo natin itong pinirekto natin. Baka masunog eh. Pinipreto natin yan dahil ang purpose niya na pag lumambot siya, kasi ipasalang natin yung sa pressure cooker. Pag lumambot siya, hindi siya nag-iwiwalay. Okay, ito na yung ating pineritong beef o laman ng baka. Ilalagay natin sa pressure cooker. Yan. Tapos, lalagay natin ng sasabay natin yung pinagmarinitan. Yan. Tapos, lalagay natin ng sabaw. Yan. Pantay. O, pasabayin ko. Baka patuyo. Kailangan damihan natin yung tubig. Di bali yung sumobra. Huwag lang magkulang. Kasi matutuyo yun eh. Sipon mo pa. Pressure cooker natin yan ng isa't kalahating oras. Yan. Ngayon, lulutuin natin siya ng isa't kalahating oras. Okay. Ngayon ay magpapainit na tayo ng sa margarine para ibigay yung buyag, bawang, saka yung karne. Mayroon natin yung bawang. Yan. Gawin natin golden brown para yung aroma niya. Mabango yung ating niluluto. Sunod yung sibuyas.
Tapos yung karne. Maglalagay tayo ulit ng oyster sauce. Ngayon ay kumukulo na, ilalagay na natin yung caldereta sauce. Okay, ilalagay na natin yung liver spread. Yan, sunod yung tomato sauce. Ngayon ang maglalagay tayo ng asukal. Tapos yung tomato paste. Ayan. Okay, pakukula natin ng mga ilang minuto lang. Okay, ilalagay na natin yung hotdog. Lulutuin muna natin. Tapos yung dry peas. Tapos yung sweet pickles. Ayan. Susunod, ilagay na natin yung carrots. Ayan. Bago yung patatas. Ngayon, ilalagay na natin yung bell paper. Ayan. Pinakahuli ay itong gin. Ayan. Huwag natin masyadong dadamihan. Okay.
Yan kasi maaamoy nyo napaka bango ng aroma niya pag mayroong alak. Ngayon ay papatayin na natin yung apoy. Okay. Ayan ang ating aldereta.